Sabihin, nung una, excited ka. Amen? Pero huwag tumatagal eh. Yan na naman, basa ng Bible. Ngayon, itong mga bata to eh. Tinuturoan pa lang natin sila. Kung paano sila ay mag-behave. Kaya tayo matanda na minsan, di ba, kahit dati excited ka, ikaw ay, nangihina. So, kaya watch lang natin yun. So, itong chapter ito, actually, may bibigay daan. Do, pwedeng dito na lang kayong tatlo. Yung isa dito, yung isa dito. Hindi ko nakililingunin. Yan tayo, masyadong marami. Ito na. Okay, so natapos po tayo dito last time sa, again, inintroduce po yung gospel. Yung gospel daw ay nagliligtas. Yan ang tinanggap natin. Yan ay ating pinipreach. Ni-deliver. Pag tinanggap yan, ligtas. Salamat sa Panginoon. So, diyan nagkakamali itong pinaka talagang climax itong nung book na ito, no? After nito, isang chapter na lang, wala na. Mas ka dyan? Okay, na lang, bud. Okay. So, tapos po natin lahat last time yan. So, nagkukwento si Paul. Bakit siya nagkukwento dito? Kasi ganito po yan. Katulad ako minsan, nagkukwento ko. Pag nakikita ko kayo, may pangailangan kayo, di ba? Lalo yung mga maramdamin sa inyo. Di ba? Minsan, ganun kayo eh. Dinadamdam, kala nyo, kayo lang nagdadaan dyan. Minsan, nagkukwento ko. Mga dapat nyo malaman. So, si Paul, in-encourage siya po yung church. So, kaya sinasabi niya dito yung mga pinagdaanan niya. Amen? Amen. At pag naalaman mo yung pinagdaanan ni Paul, kilalang-kilala niya na ba si Paul? Kung inabutan niya yung Book of Acts, ba't kilalang-kilala niya na si Paul eh? So, kaya may mga bagay dito na nadaanan tayo. Kaya importante daw yung kaligtasan, of course, yung gospel, kaligtasan. Kaso, yung problema ganito, may mga kumukontra. Sabi natin din siguro kumukunta, siguro sobrang ang babaw sa pananampalataya. Diba? Katuloy itong mga to. Siyempre, itong mga to, pumupunta dito, Ba't kayo dito? Hindi nyo alam, diba? Hindi nalang kayo ni ate, okay lang din nyo, kasi bata naman kayo, diba? Pero ito kasi pinuntahan nyo, hindi ito yung tipong church na, hoy, mga bata, gasaya lang tayo. Hindi tayo ganun. Yung mga hindi nga bata dito, na siguro, ewan ko, malis na rin. Kasi yun ang hinahanap. Hindi kayo ganun. Totoong church to. Hindi ito fan center. Okay? Kaya bata pa kayo. Alam nyo, di ba? At least ay church yun. Yun ang tunay na church, di ba? Kaya pag pupunta ako doon, ayusin ko yung sarili ko, yung bis ko. Salamat. Magandang bis nyo ngayon, ha? Kayo? Pamilya, ha? So, ganun din sa pangunawa. Hindi ka lang andito at hindi ka maikinig. Kasi yung ating inaaral dito, i-deliver natin sa iba. So, anong mas mahirap yung mag-preach ka o ikaw yung makikinig lang? Alam niya, pag sumasama kayo, kaya ibang sa inyo, tagal na sumasama, inakabahan pa rin. Kasi nga, alam mo, hindi basta-basta yun. Pag andong ka sa labas, sari-saring tao yan. Labanan yan. Pati ikaw, kalaban mo yan sa sarili mo. Tinatamad ka. May mga distraction, natatakot ka. So, kaya yung binag-aaral natin ngayon, ito yung importante sa importante lahat. Okay? Eh, may kumukontra pa. Kaya, napaganda naman ngayon, ano nangyari? So, parang si Paul, kasi pag binasa mo ito, parang hindi rin ganun kahanda si Paul eh. Nagusulat siya, tapos nabalita niya, naalala niya yung dapat niyang address sa church. Kaya ngayon, i-address niya ngayon yung mga bagay na dapat niyang address. So, matututo ngayon tayo. So, nagkakaroon tayong idea kung ano yung mga problema nila that time. At yung iba dyan ay actually hindi naman bago rin sa atin. Okay, so yun na. Nagkwento na siya. Ganito ginawa ko sa biyahe ng Panginoon. Ganito ako. Okay? So, ngayon, na-topic nga yung resurrection from the dead. Na very central po yan sa ating pananampalataya. Eh, kaso nga, yung iba, ay, wala namang resurrection of the dead eh. Ganito po yan, kaya i-address natin to. Sa atin, dito, kahit dito sa atin, salamat, parang masaya tayo, di ba? Pero, dating yung time, kunwari lang, si Rafi, huwag naman. Diyan nag-uumpisa yan, yung mga hindi, lumalago,
sa atin, ano mangyayari? Paano-ano lang yan dyan, paten-aten lang yan dyan. Pero pag sumisigaw na pala si pastor, iba na yung, di ba, alam, napagalitan. So, tas hindi ka lumalago sa Panginoon, hindi ka lumalago sa pangunawa. So, yan yung mga tao na gagamitin ngayon ng demonyo. Gusto mo gamitin ngayon ng demonyo? Ito, member nila to sa Corinthian Church. Nasasabihin ba naman wala daw resurrection? Ngayon yung hala ka ba nun? Eh, so, sa atin may magsabi niyan. Ako, maaasal din ako. Kunwari, ngayon si Jamie, eh, inaral ko yung ano eh. Wala naman talagang ano, kaligtasan eh. Wala naman langit, walang impyerno, patay na, di ba? Eh, paano kung may impluensya ang tao yun? Di ba? Ano mangyayari sa church? So, yung mga bata, especially, ay, ano mangyayari? Malilito. Tapos, hihina yung message natin, kasi sabihin ng ibang tao, eh, wala, hindi na pala niniwala yung member nyo dyan, eh. Di ba? Kaya, in-address niya ngayon, kasi napaka-importante. Sabi niya, walang resurrection. So, natapos natin the last time. Merong resurrection. Kasi pag walang resurrection, hindi na resurrect si Jesus, baliwala yung ating pananampalataya. Yung sabi niya, walang kwenta. At yun na sinasabi natin lagi, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, mga false witness tayo. Hindi totoo. Okay? Kaya kayo din, hindi kayo ligtas. Sa kasalanan pa kayo. Kung hindi na, ang Panginoon ay nabuhay magmuli. Okay? Natapos po natin last time yon. So, ngayon, may mga bagay pa itong nilinaw. Okay? So, ito yung order of things. Okay? Naalala nyo last week. Sino unang ma-resurrect? Una, si Jesus. And then, sino susunod? May na-resurrect na ba ibang tao? Wala pa, si Jesus pa lang. Okay, yung si Lazarus, yung nabuhay kay Elijah, Elisha. Ano po yun, namatay ulit yun. Okay, hindi pa yun yung resurrection of the dead. So, nauna lang si Jesus, and then, tayo na yung next. Okay, dyan tayo na tapos last week. At sabi dyan, the last enemy, yung title po pala natin ngayon, ha, is, it is not in vain in the Lord. So, parang may preaching na tayo ganun. Pero, ito kasi yung text din, ha. Last week, the last enemy shall be destroyed, or the last enemy's death. Kasi may pag hindi ka na namamatay, ano pang problema mo? Sige nga, ligtas ka, ano problema mo? Wala kang pambayad, hindi mo na kailangan ng pambayad sa Meralco. Wala ka ng pera, hindi ka rin na namamatay na. Kung mahirap ka ngayon, kunwari lang ha. Kung mahirap ka, at the start ng milenyo, pero ligtas ka, may glorified body, ano problema mo? Wala na. Kasi sabi dito, talagang problema natin is kamatayan eh. Sa panahon natin ngayon, iba medyo may pera, property, ang iniisip niya, saan ko iwanan to? Property ko. Pag hindi ka namamatay, hindi na problema yon. Sakit, hindi na rin problema. Ngayon, last week. So ngayon, medyo may ibang detalye pa sa resurrection na ating itatakil. At napaka-importante po. At ang pinakahuli nga niyan, para ma-encourage tayo na it's nothing is in vain in the Lord. Lahat siya na i-reward niya. Okay, kung kayo ngayon nahihirapan, nag-sakripisyo, nag-sakripisyo dito, yung puro sakripisyo na lang. Bilang Kristiyano, wala pa nga masyado eh, di ba? Pero kahit meron pa tayong sakripisyo, lahat siya na yun natin vain. Okay. So, ito yung last week natin natapos. Pag si Jesus na yung pinaka-pinaka, ang saya, di ba? Then, so, kailan mangyayari yun? Sige nga, 7 years, and then millennium, and then after the millennium, yun na yun. So, isasubmit niya na sa Diyos Ama lahat-lahat. Okay, pero 1,000 years kasi si Jesus dito sa mundo, maghahari. So, sana lagi niyong iniisip yan. Kung may tanong kayo, magtanong kayo. Ngayon, ito yung may problema dito. Ito po yung problem text, no? So, kanina, inaano ko, sinusubok kong i-crack, kasi nga, ano daw to eh, talagang unsolvable mystery daw to. Yung mga binasa ko. Wala daw nakakaintindi nung sabihin ng baptism for the dead. Ang ginawa kasi po ng mga Mormon, mga moron, na yan, alam niyo yung Mormon? Yan, alam niyo ba turo nila dyan? Sila may binabaptize. Ay, hindi na-baptize yung ano mo, yung lola mo. Nako, kawawa, hindi ligtas. Ikaw na lang babaptize ko. Tapos, o yan, may baptism. Sila lang may ganun. Tindi, di ba?
Pero nung tinitingnan ko to in context, hindi pala mahirap. Okay, kaya i-record nyo na to, ha. Na-solve ang mystery today. Hindi po siya mahirap. So, naalala nyo pa ilang klase ng baptism ang alam nyo? Ano ba yung baptism? Yung ginawa sa inyo, nung kayo ay, siyempre, una, na-save kayo, na-share kayo ng gospel. Dito, yung papa member, binaptize. Amen? Si Kim na lang, di pa na-baptize. Pero gusto na rin niya ata, ano? Aso, ewan ko. Bawal. So, yun ay water baptism ang tawag natin doon kasi nilulubog ka sa tubig. At yun ay inutos ng Panginoon. Pero, ito kaya yung pinag-uusapan dito, palagay nyo. Pinag-uusapan kanina, gospel, okay, gospel. Okay, and then, siyempre, kaligtasan, and then, resurrection from the dead. Palagay nyo, pag-uusapan natin yung water baptism, saan ka pina, sino nag-baptize sa'yo? Hindi na. Kasi hindi yung papasok sa, importanteng mga bagay. So, kaya pag pinasok mo dito yung spiritual baptism, which yung nangyayari sa atin, pag tayo naligtas, pasok na pasok po ito, okay? So, ulitin ko lang po yung context ulit, ha? Sabi dyan, and when all things shall be subdued unto Him, then shall the Son also Himself be subject unto Him, ang Diyos Ama, that put all things under Him. Sino ba nag-commission kay Jesus? Kung naalala nyo, di ba? Siya ay sinugo ng kanyang Ama. So, nung sinugo niya, siya ay tagapagligtas, punta sa langit, yung iba naliligtas na, and then, yung mga naligtas, magkasama-sama sa millennium, mag-rule sa earth. So, hindi matatapos doon. So, pagkatapos nung, babalik-balik yan sa lahat sa Diyos Ama. Okay, ngayon, kaya pumasok to, biglang pumasok naman to. Else, what shall they do which are baptized for the dead? So, ibig sabihin, parang sinasabi niya, mayroong resurrection of the dead. Kung wala, anong gagawin nila? Which are baptized for the dead. So obviously, hindi ito yung water baptism na ginagawa ng Mormon. Hindi daw nila anong kaya yun? Anong importanteng bagay sa buhay natin? Rapi. Anong importanteng bagay sa buhay mo? Pinaka. Kaligtasan, di ba? Wala namang iba eh. Nga sabi ko na kanina eh. Kung ikaw ay ligtas ka na, wala ka ng pakialam kung wala kang pambayad ngayon sa Meralco. Kung may sakit ka ngayon, mahirap ka, maya, wala ka ng problema doon. Okay, so ipasok natin ha, yung baptism niya, spiritual baptism, bakit for the dead? O bakit ba tayo nag-preach? Anong tawag natin sa mga taong hindi ligtas? Sa New Testament, alala nyo pa? Unsaved or... dead, di ba? Naalala nyo, we are dead in Christ. Ah, sorry, we are dead in sins. Iniquities. Ano pa? So, tayo pa tayo na buhay magmuli, ano yun? So, kabaligtaran yung kamatayan, okay? So, kaya mapapasok mo yung baptism dyan, spiritual baptism, kaligtasan, at yung kamatayan ay kamatayan sa impyerno. So, pasok siya ngayon. Ibig sabihin, balik tayo sa ating context, sa pinag-usapan, yung resurrection of the dead. Kung hindi nabubuhay ang patay, anong kwenta tayo ay naligtas? Hindi ka ligtas. Diba? Nakasunod pa ba? Kaya yun pala yun. Kaya nababaptize ang dead, hindi water baptism, kaya sila naliligtas para sila ay mabuhay, magmuli. So, resurrection. Okay? So, mamaya, ipapasok ulit natin yan. Kaya sabi dito, and why stand we in jeopardy every hour? Ano yung jeopardy? Yung mga panganib, mga problema, di ba? Anong ginawa ni Paul? Ginulpi siya dito. Punta na naman siya doon, presyo. Ginulpi na naman. Munti ka siyang patayin. Bakit daw siya, ba't niya ginagawa yun? Ba't niya pinapasok yung mga bagay na pwede niyang ikasama? Okay? So tayo, hindi ko pa nga makumpara yung sarili natin kay Paul eh. Di ba? Tayo pupunta na alaala. Alam mo na, pag masyadong malayo ang biyahe, malaki ang chance na malaki yun eh. Mas mahal, gastos, nag-pitch na naman tayo, tayo mga bata, sinasama ang soul winning. Ba't niniris natin, magalit sila? Bakit niniris natin yung katotohanan dito, diretso? Hindi katulad ng iba, para ganyan-ganyan, para hindi sila persecute. Ba't tayo, hinahayaan natin na alanganin tayo? Ha? Paano di ba para sa kaligtasan ng iba?
At tayo kasi ligtas na tayo eh. Kasi nasabi dyan, merong resurrection. Yun ang sinasabi niya dyan. Para siguro yung sinasabihan niya dito, nagsabi nun. Ganun eh. Eh, masama kasi yung sinabi mo. Doktrina yan, huwag mong babanatan yan. Sinasabi, ang linaw-linaw. Eh, wala namang resurrection. Kaya ang ganda ng nangyari dito, talagang binuhos lahat ni Paul ng arguments niya. At patunay na mayroong resurrection ngayon tayo inaaral natin. Amen? So, doon pa rin tayo sa context na yun hanggang mamaya. Okay? So, kaya sabi dito, 31. Ito, parang hirap intindihin ito pag di may inaaral. So, I protest by your rejoicing which I have in Christ Jesus, I die daily. Alam niyo ba yung sikat yung verse na yan? Kaso, madalas si quote lang dyan yung nasa huli. Pero tama naman, di ba? Pag sinabi, I die daily, ano yung sabihin nun? Paano ka namamatay, Paul? Ibig sabihin, may namamatay sa'yo, di ba? Yung katulad nun, yung nag-sakripisyo ka. Alam mo na mabagay sa alangan, bahala na, magugulpi ka, patay na nga ako eh. Uy, maalanganin ka, patay na ako, I die daily, ganun din sa laman. Okay? Gusto mo, yung iba dyan, pa TikTok, ikaw, gusto mo rin. Di ba? Yung iba dyan, pa sideline, banjing, gusto mo ikaw rin, di ba? Pero pag sinabi mo, patay ka na sa laman, ano yun? Wala na sa'yo yun. Ngayon, ano yung sabihin na I protest by your rejoicing? Ba't siya nagpo-protesta? Okay, again, ang context natin is a resurrection from the dead, kaligtasan. So, importanteng bagay. Eh, kaya sabi lang niya kanina, jeopardy EBR. Ano yung sabihin ngayon? No, yung sabihin nito, maganda po yung tayo nag-rejoice sa Panginoon, di ba? Pero, ba't niya pinoprotesta yun? Kasi hindi dapat ganun, mga Kristiyano. Hanggang masarap yung ano eh. Nasa church, masaya. Pero dating panahon, darating. At malapit na ba, naglilingkod ka sa Diyos, may encounter mo yung mga problema dahil sa pananampalataya mo. Ano yung mga pwede? Isa-isa na natin. Ma-persecute ka, asarin ka, magulang mo, sino man kaibigan mo, mawala ka na ibang opportunity. Ano pa? Kahit sa bayan natin, katulad niya, yung bakuna na yan. Pinaira lang naman natin yung ano ng Panginoon. Diba? Tapos galit sa atin. Ano pa? Ngayon, puro halala ng issue. Lalakas mong asar. Eh, pare-pareho naman yan eh. Kaya ako, hindi ako apektado dyan. Hindi ako sumasakay dyan eh. Alam ko yun, matagal lang ganun eh. So ngayon, ganito yan mga bata. Especially kayo. So ngayon, ginagawa namin halos lahat ng mga gawa namin para ma-shield kayo sa mga problema. Amen? Patuloy, sabihin pa sa'yo, wala kang palda. Palda lang pala eh. Diba? So, meron ka na ngayon. Pati sapatos. Hindi ka hindi laging ganun. Amen? So, paano pa? Anong problema nyo? Bilang Kristiyano. Eh, basta meron nang aasal sa akin. O, sige, sagutin ko yan. Usapin natin. Kumbaga, sinishield namin kayo, pero may mga bagay na hindi namin kayo may shield na. Kayo na ang magbabata niya kung ano man yung iyong dumating na problema sa inyo dahil sa pananampalataya nyo. Okay? Yung sinasabi dito, kung ako ay die daily, dapat kayo din. Parang sinasabi niya. Amen? Kaya nakuha niyo yun. If after the manner of men, I have fought with beasts. Ito naman. Nagkwento na naman siya. Okay. Ano yung mga jumper din na pinagasabi mo dyan, Paul? Alam nyo ba? Meron 8 time na ako ay nag-soul winning. May malaking aso. Hindi ko alam kung sino yung beast dito. Either hayop yan, utak hayop, o talagang hayop. Kasi dati po, hindi naman katulad natin eh. Amen? Pag nag-soul winning sila doon, eh dati nakagat nga siya ng ahas, di ba? Sa panahon natin ngayon, sa bagay sa halala, parang hindi ka na safe doon, no? Hindi mo alam kung ano meron doon eh. Amen? Kaya minsan, ano ang pangunta sa ahas? Agat. Sinisip-sip lang ba talaga yun? Hindi ko alam eh. Apo, research natin yan kasi naalala ko dahil dito eh. Kasi nga, nakita nyo naman yung inano natin doon, eh walang damo-damo doon. Kaya pag nadamuhan natin yon, medyo mahihirapan magtago yung mga hayop doon. Anyway, kinakwento ni Paul, pambihira, bakit baka may paglaban sa mga hayop na yan para lang mag-soul winning? Kung di naman totoo pala to, diba? So, sabi niya, dinadagdagan niya yung sinabi niya, na totoo to.
And what advantage it may? Anong pinakinabang mo dyan? If the dead rise not. So obviously, totoo lahat yan. Kaya ganun siya kasigasig. Yung iba, punta sa impyerno. Tapos, wala tayong ginagawa para ibang churches. Poma-poma, gagamitin yung salita ng Diyos. Kala mo, ang talino. Wala man sila nai-risk kahit ano. Hindi tayo ganun. Dapat. At di ganun si Paul. Okay? Nakakuha na, ha? Nakakuha na. Buo na, di ba? Hindi ka tulad kanina. So, importante yan na maniwala tayo at talaga naman totoo na may resurrection of the dead, doon tayo re-reward ngayon. Kasi yung katawan natin sa langit, iba yun, iba yung resurrection body, resurrected body na tatakil nga natin ngayon. Okay, sige. Kaya, kasi kung hindi raw maubuhay ang ano, mga patay, anong gagawin natin na lang? Yung sinasabi na iba, kumain tayo, bukas patay na tayo. Kung walang resurrection. Obviously, merong resurrection, therefore, husgahan tayo. Okay, kaya dito pumasok ito, sikat na verse din. Ngayon, alam nyo na kung ano yung context. Amen? Inasabi natin sa mga bata, huwag kayo magmumura, huwag kayo bastos. Ano ba? Kasi, pag bastos, masama yan. Masama yung lumalabas sa bibig nyo. Tama naman din yun, di ba? Pero again, ang context pala dito, ano yung masamang communication na ginawa? Nilalabanan yung doktrina. Walang resurrection, kaya ang ganda, di ba? So, ganun pala yung context nun. Kaya mag-iingat kayo. So, ito again, sabihin ko kanina, namanggit ko kanina. Pag kayo may tanong, huwag niyong kausapin yung ibang kapatid, lalo sa doktrina. Amen? Itindihan ba yan? Ito, mga lumalago na to. Kasi sa amin, ganun ang minsan nangyayari pag may mga umi-import kasi. Ganun kasi. Kaya tayo, wala tayong import masyado dito. Okay na yung mga homegrown. Eh, yung mga import-import kung saan, astang magaling yan eh. Alam siya, sabi ni Pastor, mali yan eh, patay. Paano yun? Diba? So, kaya pag may tanong kayo sa doktrina, sa akin magsabi ha, hindi ko naman kayo papahindihan. Kasi pag kinausap nyo na iba, guilty na kayo dito. Evil communication yan. Anong gusto mong gawin? Sirain yung pananampalataya ng iba. At pati yung good manners nila. Okay, sana malinaw yan, ha? So, dahil gano'n, no, sige, hindi naman ibig sabihin, wala nang pag-asa, eh, di ba? So, kaya ngayon, mga pinagsasabihan, o, yung sama ng bibig mo, ha? Anong kailangan mong gawin? Awake to righteousness. Gumising ka na. Huwag kang tutulog-tulog dyan. Huwag kang, wala namang ginagawang masama. Kasi, at least, umatend ako. Masama ko soul winning. Eh, taso, kinokonta mo naman yung doktrina. Ano yun? Kaya sabi dito, awake to tayo, sin not for some have not the knowledge of God. Okay? Minsan may mababasa kayo kung saan-saan, sa YouTube, sa ano. Uy, ganun pala yun. Ang dami yung paliwanag. Sinasabi dito, hindi lahat siya may knowledge of God. Kasi may sinasabi sila, pero hindi galing sa Diyos. Kaya mag-iingat. Amen? I speak this to your shame. Yan. So, nakita nyo kung paano mag-principle. Matindi yan. Pastoy, napahiya naman ako eh. Ganun ang Bible. Pag talagang mali ka, kailangan mo pahiya. Pag hindi ka napahiya, hindi ka mali. Tama? At pag hindi mo naranasan yun, may miss mo yung paglaki mo. Tsaka baka maging parang CCF ka na ganun sila eh. Walang masamang ano dito. Salita. Eh, minsan kailangan talaga eh. Madalas nga actually, naalala niyo natin preaching sa alimutan ko tuloy. 1 Timothy, ano ba yun? 3, 4, 12. 4, 2. Ano sabi doon? Rebuke. Dali lang, hanapin ko ah. Nakalimutan ko kasi. Exhort. Okay. Tama, 2 Timothy 4:2. Okay, yung ating first year. Napansin nyo dyan, anong gagawin ng preacher? Reprove, rebuke, exhort. Dalawang negative, isang positive. So sa church, madalas ganun. Okay? Di mo dapat asahan na hindi ka na mapagalitan kasi nga two-thirds eh. Malamang, may tama ka. Hindi pwedeng wala. Lalo pag di ka sumusunod. Amen? 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 Parang ayaw nyo eh. Basta pag ako nasaktan, nako, patay na. Alis na ako dito.
I-expect nyo yun. Amen? Pag kinokorek naman kayo. Tuloy natin. Ngayon, ito naman. But some man, yung iba naman, ibang tao naman, okay, naniniwala sa resurrection, pero sabihin parang duda sila, anong klaseng resurrection? Di, anong klaseng katawan yun? Yung sabi dyan eh. Kasi nga, alam nyo naman, na-imagine yung patay. Okay, alam nyo patay, di ba? Nabubulok. Wala na yung ano. Kahit ano ba yung nabubulok na buto ng daga o ano man yan. Nakadiri. Pero, ganun din tayo. Kaya nga yung iba nagdududa, ano mangyayari yan? Bulok, paano yun? So kaya, yung mga nakakita kay Jesus, wala silang problema doon, nakita nila eh. Paano yung iba? Hindi, no? Kaya sinasabi niya dito, i-address niya, ito yung mga details na sinasabi natin. Paano tayo ma-resurrect? Anong klaseng katawan meron tayo? Kaya sabi dito, medyo galit na si Paul eh. Kaya nakikita ko dito, parang hindi siguro nakikinig to. Ibig sabihin, alam na nung ibang church, pero ba't iba, nagtatanong pa? O di, babalikan ulit tayo ni Paul. O sige. Ganito lang yan, okay. Una, bago ka ma-resurrect, dapat mamatay ka muna. Ganun yon. Malinaw, di ba? And that which thou sowest not that the body that shall be, but bare grain, it may chance of wheat or of some other grain. So, sa Tagalog lang, nakita nyo naman yung, hindi kasi tayo nagtatanim, ako nagtatanim, pero madalas, ano na eh, ibiling ko seedling na or ano, deligan ko na lang. Pero pag nang nagpa-plant talaga mga buto. Okay? So pare-pareho ba ang halaman? Kaya may buto ng ganyan, may buto ng apple, may buto ng orange. Pag tinanim mo orange, orange 'yon. Kasi sinasabi niya dito, iba-iba 'yan eh. So kung ano yung tinanim, yun din ang bunga. Okay? So ngayon, ano daw gusto ng Diyos ngayon sa ating katawan? Okay? So, medyo na gano'n muna siya, nag-diversify siya ng illustration. So, nakikita niyo ba ibon? Anong klase, anong tsura ng ibon? Maganda, di ba? Depende. Hindi pwede yung kumparehin sa... Mas maganda yung ibon sa aso. Hindi gano'n. Iba-iba sila ng katawan. Amen? So, iba yung... Nakita niyo ba lahat ng isda? Hindi pa eh, di ba? Marami nakakamang isda. Naalala nyo yung ano, yung... Ano yung isda nakatayo? Parang di isda. Yung seahorse, di ba? Naalala ko lang bigla. Eh, kakaiba to. Lalo na daw sa ibang place ng ano. Lalo yung octopus daw. Alam nyo ba yon? Sabi nga nila, parang galing daw yun sa ibang planeta. Eh. Mga ganun pa eh. Kasi kakaiba siya yung structure niya. Ano? Anyway, ba sinasabi lang dito niya para maintindihan na, para ma... Makita natin sa ating pangunawa na iba-iba yung klase ng katawan. So, this time naman, lumabas siya ng earth. Okay? So, ano ba yung mga heavenly bodies na tinatawag? Stars, planets, moon. Okay? Di ba iba rin yung tsura noon? Sinasabi niya, oh, iba-iba yan. Ngayon, itong glory dito, yung ganda, di ba? Pero pupunta tayo sa mga stars, saka sa moon. Pag sinabing glory niya, parang kinang nila. Di ba? Kasi lang naman nakikita sa kanila eh. So, naintindihan niyo na ba? Iba-ibang katawan, iba yung glory, ibang ganda, iba yung kinang. Okay? So, ngayon, parang kinukumpara niya, yung katawan mo, hindi ka ganyan na ganyan. Naalala niyo yung ating Resurrection Sunday natin? Kasi Jesus, hindi siya nakilala eh. Bakit siya hindi nakilala? Hindi kilala naman si Jesus. Kasi iba na yung tsura niya. Mukhang tao pa rin, pero siguro lahat ng imperfection, nawala na. Okay? Wala na dong, ewan ko, pango. Hindi ko alam eh. Masyado naman racist yun. Pero, siguro yung mga ano lang, mga dapat maalis dyan, di ba? Imperfection. Perfect na po yun. Kaya ngayon, pag ikaw ay, sabi dito, parang kayo tinanim na corrupted, corruptible, parang isang buto na mabubulok yan, pero pag nabulok yung buto, ano mangyayari? Hindi naman mabubulok actually. May sira lang actually yung madalas yun, nasa labas lang. Pero buhay kasi nasa loob nun. Ano mangyayari? It is raised in incorruption. Ngayon, yung halaman, corruptible pa rin yan. Pero yung ating resurrected body, hindi na po masisira. So, nagkakaroon na ba idea? Anong klase yun? Hindi ko rin masabi ano, pero yun lang yung description sa atin ng Bible eh. Kakaiba yung katawan natin.
At yung example nga ni Jesus, ano nangyari sa kanya? Tumatagos siya sa dingding. Anong klaseng katawan yun? Eh ngayon, ang dami ng sa sci-fi, di ba? Naiisip nila, yung mga ghost, eh siya mga ganon, hindi po imposible yun. Actually, dito nga ginagaya yan eh. Ano pa? It is sown in weakness. Okay, mahina ba yung katawan natin? Kumpara dito sa mga yan, mahina yan. Nasisira, nasusugatan, nas pag nasugatan, mahina na. Pag yan ay resurrected body na, glorified body yan, tawag natin, mga pangyarihan na yan. Amen? So yan gagamitin natin sa millennium. Yan, hindi tayo kakayanin nyo may. May mga tao pa kasi dun eh. Kaya tayo yung mga official. Hindi yung basta-basta ano. Ano pa? So, na natural body, it is raised a spiritual body. Nung isabihin po ang spiritual dito, hindi siya hindi nakikita. Kasi alam natin sa sample ni Jesus. So, yan po yung nakikita. Pero, kakaiba. There is a natural body. There is a spiritual body. Kanina, celestial. Pero dito, spiritual. And so, it is written the first at. Ito na naman, another illustration niya. Alam nyo ba si Adam? Alala nyo yan, di ba? Si Adam. Uy. Basta, yung unang tao, yung pinanganak niya, anak, pare-pareho lang yung tao. Pero ano yung naiba kay Jesus? The second Adam na tinatawag. Tao rin siya, pero una, iba yung pinanggalingan niya, di ba? Ang tatay niya ay Diyos. Nanay niya, tao. Pero nung siya ay nabuhay magmuli, iba na. Okay, nagkakaroon tayo idea. May pagkakapareho, pero may pagkakaiba. So, the last Adam was made a quickening spirit. Pag sinabing quickening, bumubuhay. Okay? So, imagine nyo na ba? Howbeit, that was not first, which is spiritual, but that which is natural, and afterward, that which is spiritual. So, parang ganito po yan. Sinabi rin sa Bible, ano mas maganda, yung spiritual o yung carnal? Spiritual kasi ang spiritual, forever. So, ganun din naman, alam natin, may katawan tayong pantao, and then, i-resurrect tayo. Sino mas maganda doon? Yung next, di ba? Again, kung sa langit ka. Kung impyerno ka, wala na. So, ito, ginagaya ng mga sci-fi film ito. Anyway, the first man, maulit-ulit lang tayo, binibigyan tayo ng mga illustration. The first man of the earth, earthy. Ano earthy? Makalupa. Alam naman kung ano may sa lupa, nasisira, kakasakit, naluluma. Pero yung pangalawang katawan ay galing sa Panginoon sa langit. So again, ano mas maganda, earth o heaven? Maganda pareho yan, kaso may maganda yung earth, pero hindi lalagpas yan sa heaven. Maganda dun. Amen? Lahat dun, mas maganda. Kaya sana na-imagine nyo na, di ba? Anong klaseng katawan ko ngayon? Hindi ako kontento sa katawan ko. Hintay ka lang. Kaya dapat, kaya ako nag-gym eh. Malisira yan. Okay? Kung gusto mo ng gym, ito. Oh, dito ka kasi yan eh. Magpapalain spiritual, di ba? Yan, oh, nag-gym ako ngayon ha. Kaya pag may nagtanong sa'yo, masan ka ba nag-gym? Oo. Hindi, joke lang mo eh. Pero, sana parallel, okay? So, nakukuha nyo na. Kaya huwag nyo syadong alagaan itong katawan na to. Okay lang para magamit ka ng Diyos. Pero, wag na, basta, gigi muna ako bago mag-church. Ah, pangit, mali. Tapusin natin to. Now, this I say, brethren, the flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit incorruption. So, rule to ng kahit sa Old Testament. Ibig sabihin, ang langit ay pambihirang lugar. Hindi yan ordinary. So, sino makakapasok doon? Vessel winning, sabi natin yan. Bukod sa makasalanan tayo, hindi tayo pwede doon. Pero physically, anong mapupunta doon, di ba? Kasi lugar yun na kakaiba. Eh, kakaiba din yung pupunta doon. Pwede ba yung ating flesh and blood na tinatawag? Ito, flesh and blood. Ito ba, papasok sa langit to? According sa Bible, hindi. Okay? So, may nasabi si Job eh, yung flesh daw niya, makikita ang Diyos. Pero, yun nga, ito pala yung tinutukoy doon. Hindi basta flesh and blood, but, according sa kay Jesus, ano ba yung, meron si Jesus? Wala na siyang flesh and blood. Sabi doon, flesh and bones. Medyo may pagkakaiba yun. Amen?
Meron din siyang bones, pero yung blood niya, kasi ang blood is, andyan po ang buhay eh. Medyo mysterious, no? Pero parang wala na to tayong dugo nun. Siguro, yung nagbubuhay sa atin, spirit na lang. Kasi ang pinakabuhay talaga natin, nasa dugo. Eh, paano yun? Iba na yung katawan natin. Okay? So anyway, sinasabi lang dito, bago tayo napakalalim, imagine nyo na lang, iba yung katawan natin, ibang-iba. Pagkakapareho, pero may pagkakaiba. Okay? At ayun nga, hindi siya corruptible. At pupunta tayo sa langit, sa lupa, maisira lang naman to. Kaya yung katawan natin, pang lupa lang. Kapag natin nasa langit na, iba ang katawan natin. Okay? Paulit-ulit ako, ha? Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall be changed. So, ito na yung medyo pumasok yung rapture. Okay? Kasi, ano sabi niyang, we shall not all sleep. Ang sleep sa Bible, sa mga mananampalataya, ayun yung pagkamatay natin eh. Pero hindi na tayo matutulog lahat eh. Nautulog tayo kanina. Ngayon nga lang, inaantok na sinong naantok. Lahat tayo tumutulog. Ano ibang sleep to is kamatayan, physical, temporary. Okay? Ito po yung mga Kristiyano na matay dito sa mundo, eh yung kaluluwa mo nasa langit na, anong description sa katawan mo na later mabubuhay? So parang nautulog lang. Okay? Yun ang description, ha? So, yung iba doon sa atin, hindi mamamatay, pero lahat tayo babaguhin. So, anong sabihin nun? Ibig sabihin niya kasi, yung timing ng rapture, kunwari, nagka-rapture 2023. Yung mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin, or sinong ligtas na dati, namatay na, di ba? So, sila, nag-sleep. So, pero pag dating ng rapture, kunwari lang, next year, lahat sila mache-change. So, tayo, hindi tayo namatay, kasi kung sakaling inabutan tayo ng rapture, okay, hindi ko sinabing next year na, kunwari lang. For example. So, hindi tayo nag-sleep. So, tayo ay, pero na-change tayo. Naintindihan ba? Ilang sinasabi dito? So, hindi tayo lahat mamatay, pero lahat tayo magkakaroon ng resurrected body, ng spiritual body na tinatawag kanina. Okay? Kaya ito, sabi, in a moment and twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall rise, shall be raised incorruptible, and we shall be changed. So, yun yung sinasabi sa 1 Thessalonians 4 na rapture nga. Pare-pareho po yan sa 1 Thessalonians 4. May trumpet, then resurrection, at magbabago. Yun yung rapture. Okay? So, for this corruptible must put on incorruption. Sabihin lang nun, magbabago nga yan. Ibang-ibang terms lang sinasabi niya. And this mortal, pag sinabi mortal, namamatay, must put on immortality. Ganun lang yung ano niya eh. Put on. Yung sabihin, dating namamatay pero hindi na ngayon mamatay. May nadagdag. Okay? Parang yung nakikita yung sa mga inapanood natin. Nag-transform. Pero ito totoo. So when this corruptible shall put on incorruption, this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying, that is, it is written, death is swallowed up to victory. So, yan po ay kasabihan sa Bible, sa may ano ba, may reference ba kayo dyan? Tingnan nga natin. Aga pa naman eh. Death. Sa Isaiah. Ano? 25 Isaiah. 25. 8. Oo nga, very good. Okay, sabi dyan. So again, sa Old Testament, minsan pasingit-singit yung idea eh. Pero andyan yung idea, amen? Darating daw yung panahon that he will swallow up death in... Anong sabihin nun? Pati yung death mapatatalo. Paano matatalo nila ang death? Eh, lahat nga ay mamatay. Hindi lahat. Sabi dun. O, yung mga patay, bubuhayin magmuli. So, nakikinig ba? Isa to sa mga pinag-importanting topic sa buong Bible, ha? Mga iba sa inyo. Adam, ha? Okay. So, sabi dyan, pag nabuhay ka namang muli, hindi ka na mamamatay. Ano yon? So, parang natupad na nga ito talaga. Anong mayari? Sino ba yon? Death is swallowed up in victory. Yung patay. Patay yung patay. Wala nang patay. Wala nang kamatayan. Amen? Actually, lagi na dapat isiisip to eh. Kasi minsan, naririnig nyo lang yan.
Hindi nyo pa nakikita yung sakripisyo ng iba, yung katapangan ng iba, bakit sila ganun? Ako, hindi. Ito, pag pinag-aralan nyo ito, maintindihan nyo. Na hindi lang to pontification na tinatawag. Na, sige, kung naan, matapang tayo. Dumating na, takbo. Dumating yung ano. So, ganyan po yan. Bakit hindi tayo takot mamatay? Buhay naman tayo eh. Amen? Ganyan dapat tayo. So, ito yung, ang hindi nagkakamali, ito naman sa Psalms. Tama ba? O death, where is thy sting? Or grave, where is thy victory? Makayanap nga. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Yung death sting. Nakita nyo? Kalit ang keyboard ko. Eh, wala. Baka iba yung ano niya. Wala. Anyway. Pero alam ko meron to sa Psalms. Okay, ibig sabihin, ganun din. Parang tinutuya niya. Alam niyo, tinutuya, inaasal niya. Oh, papatayin kita. Alala niyo yung kwento ng may isang nobela kasing ganun eh. Naalala niyo ba si Lazarus? Diba? Namatay siya, nabuhay siya magmuli. Tapos galit na galit yung mga Pharisee. Naalala niyo? Nagbabasa yung Bible. Sabi niya, maniniwala na lang kay Jesus ang gagawin natin. Eh si Lazarus yung nagpapatotoo na si Jesus ay makapangyarihan. Diba? Patayin kaya natin sa Lazarus. So parang ano lang siya, parang katang-isip lang. Pero anong gagawin ni Lazarus kung ikaw namatay ka, nabuhay ka magmuli? Tapos sasabihin ka, papatayin kita. Ano? Ang gagawin mo? Eh, namatay ka lang, nabuhay ka magmuli. Tatawanan mo lang yun, di ba? So parang, wala na. Wala nang kapangyarihan yung kamatayan kasi mabuhay tayong magmali. Eh, sabi dito, the sting of death is sin. Bakit ka takot? Di ba, yung mga unbeliever, bakit sila takot? Alam nila, ang kasalanan sa impyerno yan. Nagkasala ka, dapat sa impyerno ka. Alam nila yan, sa konsensya nila. Pag di ka ligtas, takot ka. Amen? And the strength of sin is the law. Ibig sabihin lang yan, dahil nandiyan yung batas, kaya alam mo, makasalanan ka dahil sinabi ng batas. E kaso nga, pag ligtas ka, ayan, salamat sa Panginoon, sa Diyos, na binigtay ng victory sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Naligtas ka. Nagpapasalamat siya, no? Nagpapasalamat na tayo. So, sa katapusan, sabi dyan, okay, sa usapang paglilingkod, anong gagawin natin ngayon? Natatakot pa ba tayo? O, so, gagawin natin? Kaya sabi dito, be steadfast! Okay, ngayon, yung ministry natin, medyo kailangan magpatuloy, amen? Patuloy lang. Hindi pag nahirapan ka na, nagsawa ka na, nasabihan ka lang, ayoko na. Huwag ganun. Steadfast. Ibig sabihin, huwag kang, alam mo ginagawa mo yung tama, diyan ka lang. Unmovable, hindi ka magalaw. Always abounding in the work of the Lord. So, anong sabihin hindi magalaw? Ibig sabihin, ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, gawin mo lang. Hindi ka matitinag. Amen? Bakit daw? Bakit? Wala, gusto ko lang. Wala, pakita ng tao lang. Hindi. Hindi ka matitinag pag alam mo to. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Yan po yan. Kaya po ako madalas nakikita ko sa Facebook parang mga pontification yan kung sino-sino. Bakit ka naglilingkod? Dahil mahal ako ng Diyos. Tama rin naman yun. Kaso, ang alam niyo yung mga taong naglilingkod talaga tapat at masipag. Alam niyo kung ano nasa utak niyan? Kaya magsisipag ba kayo kung walang sweldo? Pagpanlupa, ha? Pagpanlupa. Ngayon, pag spiritual, ba tayo nagsisipag? Kasi kung pare-pareho tayong ligtas, hindi okay na, dito na ako. Hintayin ko na lang ang rapture. Hindi, dahil yan sa rewards. At pag sinasabing in vain dito, ito yung kabaliktaran. Eh, nagsipag ako, wala lang pala eh. Diba? Hindi ganun ng Diyos. Pag nagsipag ka, nagtapat ka, pag sinabing not in vain, alam ng Diyos yun. At i-reward ka niya according sa sipag mo, magkatapat mo, gano'ng katapat. Natindihan ba? Amen? Oh, after nito, masipag na kayo lahat, ha? Dapat! No? Obviously, lagi natin itong pinupokpok. Pero yun ang meaning nito.
Bakit ka tatamanin? Bakit ka madi-discourage? Anong dahilan? Meron ba? Wala. Kung nakaalayan ka nga dito at alam mo, dapat mong gawin, hindi mo dapat gawin, alam mo, ang rewards nasa Panginoon, alam mo, hindi ka mamamatay. Hindi ka matatakot na, papatayin ako, hindi ka mamamatay. Pag pinatay ka, mabuhay ka magmuli. Hindi pa malinaw doon? Sana wala, kasi yun ang pinag-usapan natin buong resurrection from the dead. Malinaw. Amen? Okay, sige, may question ba? Wala na. So, sana napukpok natin yun. Amen? Intindihan natin yun. Okay? So, tayo ay mabuhay magmuli. Maglingkod tayo sa Diyos hanggang nabubuhay kahit sa kamatayan. Amen? So, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong pinakusyal na chapter, Panginoon, sa inyong salita. I pray. Nakuha namin, kung di masyado pa, balikan namin kung bakit ganito ang tenor ng pagkakasabi ni Paul, Panginoon, pagpapaliwanag to the point na minsan naaasar na siya sa mga taong hindi niya kasama, Panginoon, sa programa ng Panginoon. So I pray, Panginoon, nagagabayin yung bawat isa, review din namin ito sa bahay, Panginoon, maging masipag, never kami, Panginoon, na mag-iisip na baliwala ang ginagawa namin, paglilingkod, pagtatapat. Minsan, kailangan pa namin kalabanin. Minsan, yung mga kapatid din namin, pag ang usapan ay paglago, dahil sila hindi lumalago, minsan sila po ay kalaban pa namin. Pag nakita nila na sila hindi lumalago at gusto namin silang i-encourage, na mas lumago pa, Panginoon, kayo po nakakalam kung anong aming commitment sa inyo. Tulungan niyo po ang bawat isa. Yung mga nag-uumpisa pa lang, Panginoon, nawa, ganun po, maset sa kanilang utak, Panginoon, kayo po yung hindi nagpapabaya, special sa itong bagay, hindi baliwala ang paglilingkod sa inyo, Panginoon, tapat. Kailangan po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray.